O sabi ko sa kanya, Lord, pag ako, Lord, pinapanalo mo, Lord, sa kaso ko, Lord, sabi ko, yung lahat ng pera ko sa bangko, Lord, ipamimigay ko talaga sa mga bata, Lord. Tapos, alam mo, sobrang bait talaga ni Lord actually. Dahil pinanalo ako sa kaso, pinalaya niya ako. So, minsan talaga, ikaw lang makakatupad ng wish mo. What's up guys? Welcome back to my channel. So, actually, dito ako ngayon sa Molino. Ayan, so dito ako ngayon sa dam ng ano. So, wala, naiiyak ako dahil, alam mo yun, pinapanood ko yung aming mga past na vlog na nung nag-start ako na mag-vlog nung January 19, 2021. So meron kasi akong promise kay God na sabi ko sa kanya, Lord, pag ako, Lord, pinapanalo mo, Lord, sa kaso ko, Lord, sabi ko, yung lahat ng pera ko sa bangko, Lord, ipamimigay ko talaga sa mga bata, Lord. Tapos, alam mo, sobrang bait talaga ni Lord actually. Dahil pinanalo ako sa kaso, pinalaya niya ako. So, actually, sabi ko, meron akong malaking pera sa bangko, meron akong 3 million na pera pa sa bangko. Yun, so noong mga panahon na lumaya talaga ako. Alam mo yun na talagang tinupad ko yung aking promise kay Lord na lahat ng pera ko sa bangko ko talaga kahit walang pisong duling na alam mo yun, walang pisong duling na ititira ko talaga ilalaan ko talaga yun sa charity program ko talaga. So yun, so talagang lagpas pa. Today, umabot na ako ng 5 million ng aking charity program. So sobrang laki na ng perang na iiliwal ko. Pero para sa akin, parang wala na lang yun. Okay lang yun sa akin. Kasi aanin mo man yung marami kang pera kung nasa kulungan ka naman. So, alam mo yun, sobrang happy na alam mo yun na kahapon, tumawag yung aking manager na meron na akong gagawing pelikula, meron na akong gagawing films. Tapos, hindi ko na ma-express yung aking kaligayahan, lahat ng aking kaligayahan. Tapos, meron pa akong isisiwalad sa inyo, no? Ewan ko lang kung maniniwala ba kayo sa sasabihin kong ito. Pero, ito, from the bottom of my heart na nung mga time na nagkasakit ako sa kulungan, sabi ko, Lord, mamamatay na ako, Lord, kasi nung mga panahon na yun, pandemic yun eh, so bawal kang ilabas sa kulungan. So yun, so sabi ko, nung mga time na nagkasakit ako at nilagay na ako doon sa kasi pag ikaw magkasakit ka, i-separate ka. So nung magkasakit ako, sabi ko kay Lord, sabi ko, Lord, mamamatay na ako, Lord. Sabi ko, Lord, kung ano man yung mga kasalanan ko sa iyo, Lord. Lalong-lalo na, Lord, yung mga pagsuway ko sa magulang ko, sa mama ko, na no, sabi ng mama ko, huwag kang mag-artista kasi baka magaganyan. Baka kung ano mangyari sa iyo, alam mo yung Malaga, sinuway ko talaga yung mama ko talaga. Bakit ka nagkaganyan? Na dati kang milyonaryo tapos naghihirap ka na ngayon. Alam mo yun, ang dami ko nang pinagdaanan sa buhay. Talaga, ngayon 39-year-old na ako ngayon actually. 39-year-old na ako. Ang dami kong, 38 na ako ngayon. So, 39 na nga kasi mag 2024 na eh. So ang dami kong mga
realizes na realize ko ang dami kong mga napagtantong bagay na nasumunod pa na talaga tayo sa magulang natin. Huwag nating suwayin ang mga pangaral ng ating mga magulang, kasi magulang yan sila eh. Kumbaga sabi nga nila, mothers knows best. So tama nga naman talaga yung ating mga magulang na kapag ano, minsan din talagang sundin natin sila, at alam mo yun, pakinggan natin ang kanilang mga sinasabi na hindi porket matanda na tayo, may utak na tayo. So sundin pa rin natin talaga sila, kasi magulang yan sila eh. So yun, and nung magkasakit ako, sabi ko Lord, mamamatay na ako, Lord. Sabi ko gano'n. Ang payat-payat ko na noon. Sobrang payat-payat ko na, actually. Actually, hindi ako umiiyak para magpapaawa sa inyo noon. Hindi ako umiiyak para magpapaawa. Ano lang to? Totoong based on a true story lang to mga sasabihin ko sa inyo, no? So, noong mga time na nagkasakit na ako, sabi ko, Lord, mamamatay na ako, Lord. Kasi alam ko yung feeling na mamatay ka na eh. Alam ko yun eh. Sabi ko, Lord, mamamatay na ako, Lord. Sorry sa mga nagawa ko. Sana patawarin ako ng magulang ko na ganito, ganyan. Alam mo yun. Tapos, ano na, pinikit ko na yung mga mata ko. Tapos, ano, pagpikit ko ng mga mata ko, maya-maya, parang umakit na ako sa isang hagdanan. Hagdanan, napakahabang hagdanan talaga. Napakataas na hagdanan. Tapos naglakad ako, sobrang haba ng hagdanan papuntang ano. Tapos ano, pag doon sa dulo may mga gumagano, may kumikidlat-kidlat. Tapos may parang may nakaupong taong nakaupo, nakaputi siya. Sabi niya ganoon. Tapos sabi ko, tapos pag akit ko, sabi ng may nagsasalita ba? Hindi ka papatay, bumalik ka sa lupa. Gumanon talaga siya, oh. Kaya sabi ko, nagulat ako. Kaya sabi ko ngayon, hala, buhay pa pala ako. So, alam mo, sa totoo lang, nung pagising ko, buhay ako. Putang ina, sabi ko, buhay ako. Sabi ko ganun. Tapos pag-ano ko, tapos yun na, tapos pinapunta ako dun sa clinic, kinabukasan pinapunta ako dun sa clinic ng City Jail. Tapos yun, ginamot nila ako. Alam mo yun, so ano pa talaga yun, realize ko na yun na talagang maybe yung pagtulong ko sa mga bata na tatlong taon na akong ano, pinanganak ako noong September 3. Sipin mo ha, parang alam mo yun, may mga realizes na pinanganak ako noong September 3, tapos 3 years akong nag-charity program. Parang alam mo yun, parang may malapit sa katotohanan. Alam nyo ba yun? May parang, alam mo yun, parang may something na alam mo yun, na tatlong taon mong paghihirapan, yung tatlong taon mo, i-google mo sa pag-charity program. Alam mo gano'n, na sarili mong pera, sarili mong hirap, na nabaon ka sa utang. Ang dami na talaga, sobrang ano, ang dami ko nang talagang ano talaga, na sabi nila talaga nila, na kung gusto mong magbago ang buhay mo, kung gusto mong yumaman, paghirapan mo talaga. Tama talaga yung mga sinasabi talaga nila. Yung mga sinasabi nila na kung may gusto ka sa buhay mo, paghirapan mo talaga. Walang bagay dito sa mundo na hindi dapat, alam mo yun, na paghirapan. Kung gusto mong magbago yung buhay mo, paghirapan mo. So, I just realized ngayon na 39 years old na ako ngayon, na ang dami ko ng mga talaga mga natututunan sa buhay, mula sa mga trust issue, mula sa, alam mo yon, noong 2011 na nagkapera ka na million ang pera mo, tapos bigla ka naghihirap dahil 1D millionaire ka, na ang dami mong barkada. Alam mo yon, same as nangyari din sa tatay ko. Kasi yung pamilya namin, hindi kami mahirap eh, noong mga panahon. Kasi ako, naabutan ko pa yun eh.
Yung nangyari sa tatay ko noong yung tatay ko kasi hindi naman mahirap yung tatay, yung pamilya namin hindi naman talaga mahirap kami. Kasi isipin mo dati, naalala ko dati, may mga ano kami, may paggawaan kami ng abaka, may tindahan kami, may bilyaran kami. So talagang para sa akin hindi kami mahirap talaga. Tapos yung tatay ko, kung maalala ko lang, yung tatay ko, ang daming mga kaibigan na may mga kaya sa sugod, sa ano, sa liluan, ang daming niyang mga kilala, mga mayayaman talaga. So, noong mga time na yung tatay ko, yung mga time na yung tatay ko tsaka mama ko na lagi silang nag-aaway, tapos yung mama ko lagi binubugbog ng tatay ko, hindi ko talaga yung makakalimutan talaga. I will never na makalimutan ko talaga yung mga pangyaring yun, na yung papa ko magnakaw ng baboy para ibentad, para makainom lang, para ipantaya sa sugal. Totoo talaga yung talaga, walang halong biro, walang harong alo. Hindi ko ginawa itong vlog para magpaawa sa mga tao, no. Hindi ko ginawa, wala akong ano sa emo, wala akong ano. Ginawa ko lang itong video na to para makapag-inspire ako ng ibang tao na ang pera, ang kayamanan dito sa mundong ibabaw ay pinaghihirapan talaga. Kung meron kang gusto sa buhay mo talaga, paghihirapan mo talaga ng bongga talaga. So yun, so yung mga time na yun, yung papa ko at saka mama ko lagi silang nag-aaway, alam mo yung ganun. So yung mama ko laging sinusuntok, laging alam mo yun. Tapos one time talaga na dumating na talaga sa punto na yung mama ko ginanon niya sa ingan, ang dami pang baga-baga ng ano, ang dami pang mga kadyo, yung kadyo na Bisayan, kadyo yan eh. Ang dami pang apoy. Talagang naano talaga yung mama ko ito, tapos nagugas ako ng plato noon eh. Tapos nakita ko ginanon yung ulo ng mama ko doon sa ano, eh nakita ko. Alam mo bang ginawa ko talaga? Kumuha talaga ako ng itak talaga. Tagain ko yung papa ko talaga. Tagain ko yung tatay ko talaga. Tapos, talagang dumating sa punto talaga na sinakta na talaga yung papa ko, tatay ko talaga. Galit ako sa papa ko eh. Yung tatay ko eh. Kasi alam nyo, sa totoo lang, hindi nyo alam talaga sa lahat ng mga magkakapatid, ako talaga yung naliliwat. Ibig sabihin ng naliliwat, yung junior, yung kamukha ng tatay ko talaga. Ako yung kamukha sa lahat ng mga anak ng tatay ko. At hindi nyo alam na mula kay Manoy Rene hanggang pababa, ako lang yung kapatid, ako lang yung anak na pina kasi paborito ako ng tatay ko eh. Kung maalala ko lang, paborito ako ng tatay Jimmy. So, no, maalala ko nung pinatuli ako, hindi ako pinatuli sa gunting, sa ano lang, yung pukpok lang, pinatuli ako sa liluan, sa doktor talaga. Talagang ginastusan talaga ako ng tatay ko talaga. Tapos yun na, balik tayo dun sa ano. Tapos ginanon yung papa ko. Tapos syempre anak ako eh. So parang nainis ako sa papa ko. Parang gusto kong patayin, gusto kong tagain yung papa ko. Kasi syempre sinakta niya yung mama ko eh, na talagang ginanon na talaga sa lutuan ng ano, sa ingan. So ngayon, meron kaming abaka fiber, yung ginagawang damit, meron kami noon sa probinsya eh. Tapos dinadala sa Cebu, sa Liloan, sa Sugod, binibenta niya. Mahal yun, actually. Kaya masasabi ko, hindi kami mahirap talaga noong araw talaga. So yun, so galit ako sa papa ko. Eh ngayon, yung papa ko kasi magpapahilot sa akin yun eh, magpamamasahe yun eh. Ako laging tinatawag noon. Ngayon, Jomar, halika dito, paano mo na ako? Eh, galit ako sa kanya. Nanginginig ako, alam mo yun, nanginginig ako. Pag ano ko, yung papa ko tsaka mama ko, pag magkaawayan sila, hindi sila magkatabi ng higaan doon yun sa kabilang kwarto. Ayun, sa sobrang galit ko sa papa ko, ginanon ko talaga siya. Alam mo ba, nasunog yung bahay namin. Oo, kahit na yung ano namin, GI sheets, galvanized iron sheets, tupok talaga lahat. Yun na ang umpisa ng paghihirap ng pamilya namin. Talagang, as in, maghihirap na talaga. As in, talagang walang-wala na talaga kami.
Noong mga panahon na yun, wala na. Nung naghirap na rin kami, yung papa ko wala na rin barkada. Yung mga barkada niya, iwas na kay tatay. Wala na talaga. Isa din yan sa mga na-realize ko na nung at the age of 23 years old pa ako, ang dami ko ng milyon ang perang kinita ko sa pag-aartista ko. Tapos, alam mo yun na realizes ko yun na isa sa mga taong magpapahirap sa atin, yung barkada, yung alam mo yun, yung barkada, isa talaga yan talaga, isa talaga yung pagiging mayabang natin. Yan, isa yan sa mga realizes ko talaga sa buhay ko talaga. So, kaya ngayon, sabi kong ganun, gusto kong makabawi sa anumang mga kasalanan ko sa magulang ko, na alam mo yun. Pero nagsisisi pa rin ako na pinasok ko yung pag-artista. Dati hindi ako nakinig sa mama ko. Pero maybe, pwede ka namang mag-artista siguro. Pero in a nice way na, yun, nung nagkaroon ako ng scandal, yung time na nagkaroon ako ng scandal, yun na, talagang bumagsak talaga ang ano ko, talaga na-stress ako sa buhay ko, na gumamit ako ng drugs. Alam mo yung ganun. So, ang dami kong realize sa buhay ko talaga. Yun, so, shout out sa aking mama at saka papa. Sana ipatawarin niyo ako, mama at saka papa, tay. Patawarin niyo ako, tay. Alam ko naman, tay, na ano, tay. Pero, yun, pinagsisiyahan ko na lahat yun. At alam mo yun, ang dami kong realizes talaga sa buhay ko talaga. Ang dami kong ano. Alam ko namang hindi ako perfectong anak. Isa akong taong makasalanan. Pero alam kong alam ako ni God eh. Kasi isipin mo yun, ako sa sarili ko, alam ko yung mga sinasabi ko eh, na alam mo yun na isipin mo yun na sinabi mo lang kay God na patawarin mo ako, Lord, na kasi nagkasala ako, Lord, na alam mo yun, patawarin ka pa talaga. Alam mo yun, kung sincere kasi ginagawa mo talaga, talagang patatawarin ka talaga ni God talaga. And also, naiiyak ako kasi alam mo yun, dahil nakabili nga ako ng condo unit sa Manila, so doon ako titira at balik Viva na ako, so magtitrabaho muli at ako bilang artista. So medyo matagal-tagal na ako makabalik dito sa Bacoor kasi probinsya to eh, Bacoor at saka ano, medyo malayo, alam mo yung ganun. So medyo maging busy ako kasi sasali ako ng Battle of YouTuber. Tapos, alam mo yun, kaya feeling ko talaga matagalan ako makabalik dito sa ano, sa Bacoor. Kaya alam mo yun, talagang sobrang naiyak ako actually kasi number one, napamahal ko na yung mga bata, alam mo yun. Talaga, panoorin nyo yung aking mga late at mga past vlog na nabaon ako sa utang. Mula nung maubos yung aking charity fund, nabaon ako sa utang. Alam mo yung ganun. So talaga, ang dami kong realizes talaga. Sobrang ang dami kong realizes sa buhay ko talaga. So yun, today, kaya naiiyak ako kasi, alam mo yun, babalik na ako ng Manila. Kasi yun na nga, bukas may shooting na ako bukas. So talagang ang bait mo, Lord, talaga, Lord. Sobrang bait talaga ni Lord talaga. Kung may kasalanan ka, humingi ka ng kapatawaran sa kanya talaga. Patatawarin ka talaga niya. I swear. Oo. Kung ikaw nagkasala, kung ikaw makasala ng tao, sincere ka na humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, magbalik loob ka sa Diyos, patatawarin ka talaga niya. Sigurado ako dyan. Kasi ako yung taong makasalanan. Sobrang ako sa sarili ko. Sobrang salbahi ako talaga. Sobrang, alam mo yun, ako yung taong makasalanan. Pero magbalik loob ka sa kanya, patatawarin ka talaga niya. Sigurado. Kasi siya yung Panginoon natin eh. Kung alam mo yun, siya yung taong kayang magpatawad sa atin. Ayan. So yun, sana itong vlog na to, itong vlog ko na ito, makakapag-inspire ng ibang tao, mga taong nalugmok dyan sa kahirapan, na alam mo yun, mga mag-asawa na nag-aaway-away dahil sa pera.
Yun, sana ano, sana ma sana alam mo yun, sana makita nila itong vlog ko na to, makapagbigay inspire man lang ako sa ibang tao na hindi lahat ng ano, alam mo yun, hindi lahat ng bagay dinadaan sa suntukan, alam mo yung ganun, dinadaan sa alam mo yun, sa pag-aaway. Ayan, kung may problema kayo mag-asawa, pag-usapan niyo nang maayos, kasi yung mga anak ninyo syempre nakatingin sa inyo at kayo kapag nag-away kayo, syempre kaming mga anak iano namin yan sa utak namin, ilagay sa utak namin na yung mama ko at saka papa ko lagi nag-aaway, alam mo yung ganun. So parang kaming mga anak, parang maano namin yan eh, syempre bata pa ako noon, ilang taon pa lang ako noon, grade 4 pa lang ako noon eh, sobrang musmus ko pa talaga noon. Tapos yung mama ko pa dati, maalala ko pa dati, yung mama ko nagbibenta ng, alam mo yung saging, binibenta niya sa liluan, talagang, at kung dati, magnanakaw ako dati talaga, matinggiro akong bata talaga, pambaong ko lang, pero kasi, lagi, mas ewan ko, ay, nakakahiya dun sa vlog ko, nakakahiya. Iyak ako. So dati talaga yung alam mo yun na lagi akong nangungupit ng pera, alam mo yung ganun. So talagang ano, pero syempre nagbago na ako. Syempre iba na yung buhay ko ngayon. So yun, so hindi ko na patatagalin ko itong vlog na to, mga lalabs, no. So sana nakapag-inspire ako sa vlog ko na to dahil mag-iiba na ako ng content. Yun, so sa lahat, shout out diyan sa lahat mga mag-asawa diyan. Sana panoorin niyo tong vlog ko na to, na kapag kayo nag-away kayo mga mag-asawa, pag-usapan yung dalawa ng masinsinan. Wag kayong, alam mo yun, wag kayong magsigawan, wag kayong mag-aaway, wag kayong magsakitan. Kasi kapag kayong mag-asawa, nag-aaway-away kayo, tapos nakita yan ng mga anak ninyo, syempre, dadalhin nila yan hanggang sa pagtanda nila. Lalo na lagi kayong mag-aaway, dadalhin nila yan hanggang sa pagtanda nila. So, yun. So, sana, ano, yun na nga, once again, ngayon, kasi, ano, babalik na ako ng Manila, so medyo matagalan na naman ako pumunta dito sa Bacoor. Yun, so ayun na, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, I am inviting everyone to please subscribe my YouTube channel and please don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga bagong videos in-upload ko. Always remember, mga lalabs, ako may pangarap ka sa buhay mo, gawin mo lang ito sa legal na paraan dahil minsan talaga ikaw lang makakatupad ng wish mo. Bye-bye! Yeah.